plus. Ano ba binibili mo? Mga price per share. Isa lang. Baka ma-hype. Ah, sige. Okay. Ay, Jollibee, syempre. Oh, Jollibee, yan. The usual. The kasi usual parang every quarter may good news ang Jollibee, di ba? Ah, so, oo. Oh, nakabili lang Team Hoan, di ba? Oo, oh, tama. Sarap ng ano doon, yung... Pork bun. Oh. Ano? Ano? Merong nag-message sa akin. Oh. Oh, si Genesis Villaluz na nagpapabat. Oh. Hello, Genesis. Hi, Genesis Villaluz. Ay, parang familiar. Bakit? FB friend ko ata siya. Oo, oh, FB friend ko rin siya. And yeah. Meron siyang tinanong sa akin. Mm. Kasi titinanong niya yung online stock broker account niya. Yung account niya doon sa stock broker niya. Tapos, meron siya nakitang PSE na stock, Philippine Stock Exchange. So, siya tinatanong niya sa akin, yung ba daw yung sinasabing index? Pag bumili ka ng PSE na stock, yun yung binili mo yung mga index fund, index stocks, stock market companies in the index of the Philippine Stock Exchange. Yung ba raw yun? Okay, okay. Tama ba? Ano ba yung PSE na yun? Hindi. Hindi, di ba? Hindi. Kasi, okay, ang pagkakain, in simplest terms, ang anong gusto natin? PSEI o yung PSE? Ano na lang ang difference ng PSE na stock na nakikita mo sa stock sa mga list of companies? Okay. Tsaka ang difference sa PSEI at ano ba daw yung ETF? No, dami naman. Okay. Ano yung PSE? Yung PSE, yung Philippine Stock Exchange, yun yung kumpanya na namamahala ng stock market. Okay. Yan. So, bakit siya nandun sa listahan ng mga companies na kasi, pwedeng bilhin? Pwede ka rin bumili sa kanya. Okay. Pwede ka rin mag-invest dun sa Philippine Stock Exchange. So, iba pa yung tinasabi nila na mag-invest ka sa stock market? Iba yun. Oh, kasi, well, yung PSE, kasama siya sa stock market. Siya yung nagpapatakbo ng stock market. Parang ganun. Oo. Oh, oh, so, it's a company. Oh, it's a company by itself. Okay. Pero yung Philippine Stock Exchange Index... Okay. Yung Philippine Stock Exchange Index, ganito kasi yan. Yung stock exchange, so yun yung buong stock market, mm-hmm. Di ba? Yung Philippine Stock Exchange Index, ito yung grupo ng mga kumpanya na super laki, na super tinitrade sila for the day, okay, na kumbaga kung ano yung galaw nila, parang yun na rin yung galaw ng stock market. Yun. Kasi of course, isipin mo ha, kunwari, yung stock market, ilang bang stock sa stock market natin ngayon? 200 plus. Kunwari, ganun. So, halimbawa, hindi naman lahat ng 200 plus tinitrade araw-araw. Mm-hmm. At hindi naman lahat yan malaki. Mm-hmm. But for example, for the likes of SM, Ayala Corp, BPI, BDO, ito yung super laki at super tinitrade na parang pag gumalaw sila, parang yun na rin yung, you know, yung parang movement ng stock market. Alam ko so, mga 30 companies yan, di ba? Oo, it's 30 companies. So, yung Philippine Stock Exchange Index, pag sinasabing PSEI, yun yung biggest 30 biggest companies. Yeah. Not necessarily the biggest, but most active and most biggest. May mga ano sila dyan eh. Meron silang mga tawag to, criteria para masali sa... Oh. At sino nagde-decide kung sino yung si PSE. As a company. As a company. Oh. Kasi for example, isa sa mga criteria nila, if I remember it right, is yung kung ilang shares ng kumpanya yung naka-float sa public. Ah. O kung ilang porsyento ng shares ng company ang pwedeng i-buy and sell ng public. So, yung mga nakikita natin sa news na ang index ngayon ay 7,500, etc. These are referring to the performance nitong top 30 blue chip, no? Masasabi right, mo, these right. are the blue chip companies. And these are not cast in stone, ha? Kumbaga, nagbabago din yung 30 na yung composition na yun, yung nagbabago. Composition nagbabago. Yun yung tinatawag na pag nawala ka sa listahan na yun, delisted. Pero it's not necessarily a bad thing na madilist ka. Not necessarily. Ibig sabihin lang, you're not anymore considered part of the movers of the market, the stock market. You don't have that much influence anymore in dictating kung ano ba yung performance ng economy ng Pilipinas. Right. So, it also... Tapos may ETF pa. Oh, yun nga eh. So, it also follows na, syempre, if you want to invest in the biggest companies in the Philippines, you buy the companies in the index. Pero yes. Syempre, una-una, mga mahal na to. Pangalawa, 30. Magkano ba PLDT ngayon? Nako, hindi ko alam. Mga 2,000. 2,000 plus, diba? So, kumbaga, kung may 5,000 ka dyan. Hindi ko alam kasi hindi ko binibili na ang mahal na masyado, diba? Mga 2,000 plus. Ano ba binibili mo?
mga price pressure. Mga, isa lang. Baka ma-hype eh. Ah, sige. Ay, okay. Jollibee, siyempre. Oh, Jollibee, yan. The usual. The kasi usual parang every quarter may good news ang Jollibee, di ba? Ah, oo. So, nakabili lang Team Hoan, di ba? Oo, oh, tama. Sarap ng ano doon. Yung pork bun. Oh. Oh, anyway, isa endorsement ah. O nung gusto mag-sponsor Team Hoan. ang suggestion ko kay Genesis, kung gusto niya mag-invest dito sa mga companies na to, dalawa 'yung option niya. Of course, the first one is bilhin niya na lang 'yung exchange traded fund, particularly okay, 'yung ETF. First 'yung Metro. Oh, 'yung isa lang ETF. Naman 'yun eh. Oo. Oh, oh. 'Yung First Metro kasi it tracks the index, 'di ba? Yeah, so that's what. It's as if binili mo yung shares ng lahat ng mga companies sa index. So, pwedeng yun yung bilhin niya. Ang maganda sa ETF, di ba, for example, kasi di ba may tinatawag din na index tracker funds? Yes, oo. Yung mga, kunwari, Philippine Stock Exchange, ano yun? Basta, madami yung mga mutual fund, mga index tracker. Like mga index funds sa mutual funds and UITFs. TAMI and UITF. Ang index funds kasi, or index tracker funds, when you buy into that, okay, you buy kung ano yung price kapag nag-close ang market, ang index. So, for example, bumili ako ngayon for the day, Monday. Ang presyo na bili ko sa kanya, either per unit or per share, is kung ano yung closing ng index. So, limbaw, umakit ng 1% for the day. So, kung halimbawa, from yesterday, kung umakit yung 1% ng price, yun ang mabibili ko. Ang ETF, ang maganda sa kanya, you can buy real-time. Real-time, intraday. Mm-hmm. So kung tingin mo yung index is umakyat, kunwari nakita mo umakyat for the morning, tapos tingin mo bababa siya in the afternoon. So pwede kang mag-trade intraday. Yun ang maganda sa kanya. Mm-hmm. So kung sinasabi nila na gusto mo mag-trade ng index fund, wag yung mutual funds or UITF. Oo. Pwede yung ETF. Kasi trade niya. Yung mga mutual fund and UITF, yung iba kasi may holding period yan. Usually 6 months yan. Tsaka mataas yung may mga sales load. May sales load pa yan. So halimbawa, pag nag-mutual fund at UITF ka, bumili ka ngayon, kung gusto magbenta, bukas ka pa pwede magbenta. At least or if not 3 months or 6 months. Pag ETF, pwede ka mag-buy and sell within the day. Okay, so to summarize, if you want to invest in the stock market and gusto mo mag-invest sa mga biggest companies in the Philippines, yeah, you buy yung mga shares nung nasa Philippine Stock Exchange Index. Yeah. Okay, so yun yung 30 companies, di ba? Ngayon, if you want to buy itong mga companies na to pero limited yung funds mo, dalawa yung option mo. You can buy a mutual fund or UITF na index na fund. Index fund. Or you can buy yung FM ETF, the only exchange-traded fund. So far, no? Sana magkaroon pa na mas marami, no? Yeah. Ngayon, pag nakikita nila yung PSE na stock sa stock exchange, that refers to the company, yung Philippine Stock Exchange na company na nagmamanage or na nagpapatakbo ng stock market. Yeah. Okay, so Genesis, I hope maliwanag explanation namin. Yung best ka na namin binate. So, kung meron din kayong tanong at gusto nyo magpabate. Ano to, ba't yan portion? Oo, para tayong radio station. Just email us at admin@webarchy.com and we will try to answer your questions as soon as possible. So I hope you can share, like this video and also subscribe to our channel. So goodbye. Bye-bye.